Hello, good morning. So, hello, good morning. So, ito, dito po tayo ulit ngayon sa vlog ko. So, gusto ko lang po magpakita sa inyo kagabi. Nagpintura po ako kagabi. Since nakita ko po nakaraan kasi medyo ang motor natin, si Seito ko, marami ng gasgas. So, pangit po kasi yon, pangit tingnan. So, kaya naisip ko, pinturahan siya ng ano, ng glossy, black. Since napinturahan ko na po siya kagabi at hindi po napakita sa inyo kagabi dahil gabi na. So, ito na po siya ngayon. So, ngayon, medyo hindi naman tayo busy ngayon sa trabaho, kaya ako na lang po nagpintura. Total, kaya naman at medyo basic lang naman siguro itong pagpipintura at magagawa ko naman siguro ng tama. So, ganun po. At ito po, napinturuan ko na siya kagabi. So ngayon, tuyo-tuyo na siya. So papatungan ko naman siya ng clear po para mas matingkad siya at ano, maging ano, maganda. So ngayon po, ito. Ito po yung clear na ilalagay ko sa kanya para mas ano siya, tumingkad. Ayan po. Okay. Ayan. So yung nakaraan po, pumunta kami ng DRT sa Doña Remedios, Trinidad. So medyo napasabak tayo sa ride. Siguro mamaya baka magpa-change oil na rin tayo para maging safe po yung makina ng motor natin. Yan. Siguro after po nito matuyo, mga ilang oras lang siguro, baka pwede na natin siyang ikabit sa MC natin, sa Seito po natin. Yan. Siguro po, patuloy lang po natin ng ano, ng konti. Tapos, lagyan ulit natin ng clear ulit. Kasi pag medyo, hindi pa po kasi kung medyo marunong pagpintura, kaya medyo doble ingat dahil baka mamaya tumulo siya. Kaya naisip ko mas maganda kung basic lang muna o dahan-dahan. Kasi pag sa pintura po kasi nahirap na pag tumulo o medyo kumapal. Medyo pangit na rin ang dating. So ganun po, siguro after po nito siguro pag natuyo mga ilang oras, ikakabit ko na siya sa MC natin. Tapos siguro pag medyo may oras pa at ano, pa-change oil ko na rin siya. Yan. So ngayon po, kung hindi nyo na itatanong, nandito lang po sa ano, sa terrace namin, kaya medyo masikip dahil nandito po ako sa fifth floor. So medyo mataas at maliit ang terrace namin, kaya sinatsaga ako na rin. So total, okay naman. At kami lang naman nandito. So yun. Dito ko na lang siya pinintirahan. Yun po. Yan. Okay, siguro pwede na. Patungan ko pa. Yan. Siguro magiging okay naman po kalalabasan niya kaysa naman yung nakaraan o kanina kahapon, puro siya gasgas at bakbak na yung pintura niya. So ngayon, mas okay naman na siya ngayon. Yan. Para maaliwalas tingnan sa mata at maganda siya. Okay. Oh, so mga ka-JR Motovlog, nandito na po tayo sa parking space natin, parking area. Ayan, makikita nyo, nandito na po tayo sa parking area namin ng building. So hindi po sa akin to. Bali mo pala po kami dito. So ngayon, ayan, ito na po yung mga ano natin, mga nakaparadang motor, sasakyan, mga kadikit bahay natin. So ngayon, ito na po yung motor natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, wala siya nito. Yun po yung pinunturahan natin kanina, kagabi. At kanina na rin, yung pinuturahan natin ng clear. So ngayon, yan, medyo, since medyo tuyo na po siya,
pwede na po siya natin siguro ikabit. Ito po siya. Yan. Ito po. Ito siya. Yung pinuntaran natin ng clear kanina. Yan. Medyo tuyo na rin siya para magmukhang guwapo ulit ang MC natin. Yan. Yan po. Okay. Siguro umpisa na natin yung pagkabit po sa kanya. Tapos kung may oras pa at kasi may pasok tayo mamaya sa trabaho, baka isabay ko na rin yung pa-chainsaw kung may matira pang oras. So ito po, samahan nyo ako, ikabit natin siya para magmukhang okay ulit ang MC natin, si Sinto natin. Yan. Dapat medyo yan. So dapat medyo maingat lang sa pagkabit dahil hindi naman tayo magaling pagkabit sa motor o pag-ayos sa motor, kaya mas maganda maingat lang. So medyo madali naman po siya ikabit kasi kahalang. Yan, para ano, kung makikita nyo, yan, yan. Kung makikita nyo, pag may pairing siya at medyo wala siyang ganong gasgas, kahit saan naman sasakyan, maganda tingnan. Kaya ang mapapayo ko lang, kung ganon yung kamahal ang asawa nyo, ganon din sa motor. Ito, medyo okay naman siya ikabit. Yan, medyo madali naman. Kung ano, dahan-dahan lang.
Ay, yan po. Yan na po yung site natin. Medyo okay na siya tingnan. Mas maganda kaysa tulad kahapon o kanina. Yan. So, meron lang pong konting adjustment sa upuan dahil nilagay ko po kasi yung bakal doon para suporta niya sa may upuan para hindi po mabasag ang bearings natin. Although, ano naman siya, fiber naman, pero mas maganda po kung meron pa siyang suportang ibang bakal na ilagay para maging matibay. May umupo man, so may suporta siya. Yun po. Nalagay ko na po to, medyo hinabaan ko tong ano, hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Kung alam niyo po, correct niyo na lang ako. So, medyo hinabaan ko siya para umabot siya dun sa lock niya. Sana maging okay siya. So medyo natatanggal ko pa. Medyo natatanggal pa po siya dun sa laga. Yan. Siguro meron pang gagawin konting ano adjustment dahil ayaw po kumapit yung lock niya at tumatama pa siya dun sa upuan. So gawa na lang po siguro to ng paraan para maano maikabit para maging pogi po yung si Sato natin. Yun. So, napasok na pala siya. So, ano lang po pala. So, hindi yung upuan, siya po yung walang problema. Bale, nagkaroon po ng problema. Yung lock niya lang po sa loob. Medyo umurong lang siya ng konti. So, hindi ko lang po napakita sa inyo. So, eto na po siya ngayon. Yan. Naikabit. Yan. Naikabit na po natin siya. So, ito po yung nilagay nating suporta sa kanya. At ngayon, hindi ko rin po alam po ano tawag dito. So, nabili ko lang po sa online to. Yan. Para maging matibay po itong ano natin, bearings natin. Although, fiber naman siya. At hindi naman din siya carbon. Oh. Yan. Para maging suporta po siya. In case na mataba o malaki yung sasakay natin, okay siya, suporta siya. Ayan.
Yan na po yung ano natin, seito natin. So meron lang po tayong hindi pa nailagay dito. So nandun pa po siya sa pit floor sa bahay at kukunin ko lang siya para maging okay na rin siya sa lahat at maging poging-pogi na rin siya. So ito po, packet po ko ngayon sa pit floor namin para ko din yung nakalimutan ko ilagay sa moto. So ayun po, balikan ko po kayo. So nandito na po tayo sa baba, no? So doon po tayo galing. Yan, kung makikita nyo, yan, doon po sa taas pa, sa fifth floor. Yan, tapos bumaba tayo. So ito po yung nakalimutan natin na ilagay sa seito natin. Yan, bali, yan, dito po siya. Dito siya nilalagay. Yan, para maging okay siya. So yun po, ikakabit ulit natin siya. Ikakabit ulit natin. Ito, bali may tornilyo po siya. Bumili ko ng gold ball so para mas maganda siya tingnan. Hindi siya pumalas. Dahil yung pinunturahan po natin na yon, dati lang po siyang plastic, tapos nagpagawa lang po tayo ng fiber para mas matibay, tapos bumuli tayo ng support niya. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyong bakal na nilalagay. So hindi ko po alam tawag doon. Mahilig po ako sa motor, pero pagdating sa mga binibili kong ano, pangalan ng pyesa o ano, hindi ko alam. So yun po, i-correct nyo na lang po ako. Salamat po. Thank you.
yun po, nakabit na natin siya. So, check. Yan po siya. Yan. Yan. So, okay na po yung sa ito natin. So, ito po. So, kung makikita niyo yung ano niya, yan, tatak niya. So, bali, ako po ay mahilig po sa Ducati, kaya na-inspire lang ako. So, bali ito pong MC natin, si Saito natin na Ducati inspire lang po. So, yan, medyo ginaya ko lang siya. Tapos, ito po yung ano niya, pina-shifter ko lang siya. Tapos, ito, nilagyan ko ng mudguard para mas tumanga siya at saka yung tubig. Hindi ito po tumalsik sa likuran ko. Tapos, ito, lalagyan ng plate number. Pina-ice ko lang din siya. So, nabili ko lang din po sa online yung kabita ng plate number. Tapos to, sa online din po, Big Elbow, tsaka yung SC Project, nabili ko lang din po sa online din po. Tapos, itong mags po, so, gumastos lang po ako ng, hindi naman po kalakihan dahil ako lang din man po nagpintura niyan para umangas siya. Tapos, itong signal light, pinalitan ko lang din po, sa online ko lang din po nabili. Yan, tapos nilagyan ko siya ng mga ball bolt. Yan, ball bolt. Tapos ito, Ducati mask. Yan, fiber din po siya, so nabili ko din po siya sa online po. Tapos itong ano, ninja side mirror, so online din po siya. Tapos kasama po to, yan. So online din po siya nabili. Halos lahat po. So sa online ko rin po nabili. Yan, tumakikita niyo sa ito natin, medyo gwapo na siya. Yan. Yan po. Okay. Yan. So ito pong ano, ito pong bali, ito pong canister natin, so hindi naman po siya ganong kaingay dahil meron naman siyang silencer, kaya suabi lang yung tunog niya. So ito pong sito rin natin, so ano lang po siya, bali 200cc lang siya, one cylinder. Yan, yun po. Okay, so i-check lang po natin at painitin natin ng konti, tapos medyo bombayin natin ng konti para marinig niyo yung kung gaano siya kaingay. Pero yun po, tulad po na sabi ko, swabe lang naman siya. Pero kung wala siyang silencer, dun po makikita yung ano niya, yung ingay niya. So kung inline 4 po siya, so bagay po yung ingay niya. Pero siya po kasi one cylinder lang, kung maingay, so bawal po yun, hindi po siya pasok. So start ko lang po. Thank you.
Makati inspire po. So hanggang dito na lang po. Ako po ay nagpapaalam na sa inyo. Sa sunod na vlog na lang po siguro. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayo lahat. Ride safe po, RS.